nung isang araw, nandito ako sa bandang Balara, Quezon City. Mayroong TV broadcaster na nagko-consult sa akin. At the same time, sa pananaw ko, ini-encourage niya ako na bumili ng property sa Tanay Rizal. Sabi ko eh, bibili ako ng property sa Tanay Rizal, hindi ba maraming NPA dyan? Yan, sabi niya. Yan, sabi ng broadcaster. Yan ang dahilan kung bakit ko konti ang tao sa Tanay Rizal. Ang isip ng maraming tao sa Pilipinas, maraming NPA sa Tanay Rizal. Ito sasabihin ko sa iyo, sabi niya. Wala tahimik doon. Walang NPA sa Tanay Rizal. Kaya mura mga property ron. Balik tayo sa taxation. Karamihan ng nakausap kong taxpayer, takot na takot sila sa Bureau of Internal Revenue. Hindi ko alam kung ano pinakain sa kanila ng BIR o ano ang pinainom na gamot o pinaamoy na poison para lasunin ang kaisipan at ang damdamin ng mga taxpayers. Lagi ko sinasabi sa mga kliyente ko, huwag ka matakot sa BIR kasi mas matapang ka dyan, mas malakas ka dyan. Kasi yan, eh, walang puwersa yan kung hindi dahil sa batas. Ikaw ka po ang gumagawa ng batas. Ikaw na taxpayer ka. So, bakit natatakot ang mga taxpayer? Ang mga taxpayer sa BIR, simple lang, ignorance of the law. Yes, ignorance of the law. Hindi nila maintindihan yung sinasabi ng revenue officer. At ang tingin nila, yung sinasabi ng revenue officer ay laging tama at sila laging mali. Hindi totoo yan. Mas maraming mali ang revenue officers. Mamaya ikukwento ko sa inyo itong lawyer na dito naka station sa Quezon City. Isang walangyang lawyer na taga BIR. Kwento ko yung modus operandi sa inyo later on. So, pag-usapan natin fear, ha? Ninyo sa BIR. Ang mga paborito ng BIR sa audit, number one, yung mga walang alam sa tax. Number two, yung mahilig maglagay. Number three, yung may fixer. Lawyer man yung fixer mo, accountant man yung fixer mo, o sa loob mismo ng BIR nagtatrabaho yung fixer mo. Yan, taon-taon ka ma-audit. Ang tawag sa mga taong yan, hindi ho galit sa inyo BIR. Paborito kayo. Mahal na mahal kayo. Para kasing love letter yung letter of authority, subpoena duces tecum, at saka yung letter notice. Kaya kayo pinapupuntahan yan, pinadadalan yan. Kasi love na love kayo. Dahil love na love nila kayo, ikayo naman mahilig magregalo, maglagay. Itigil nyo na po yung lagay ninyo. Kasi yan po ang magpapahamak sa inyo. Okay? Sino naman po yung mga hindi ino-audit ng BIR? Yun po yung mga sumusunod sa batas, yung pong nagbabayad ng tapat. At kahit may kasalanan ka ngayon, pwede ka pang magbago. Tutulungan ka ni ETM, ni Mr. Maestro, ng grupo niya. Ikaw na CPA na nakikinig ngayon, naimbitahan kita na mag-join sa grupo ko. Naghanap ako ng business partners. Baka pwede kitang bigyan o i-grant ng loan na work ng training seminars and workshops. Para matuto ka, maging relevant ka, maging competent ka. So, tandaan, tanong, paborito ba ako o babalikan ako ng BIR? Paborito ba ako o pag-iinitan ako ng BIR? Pag paborito po kayo, ay makakatanggap kayo ng letters of authority every year. Lahat ng klase ng notices, lahat ng klase ng harassment. Kasi nagpapapansin sa inyo ang BIR, nagpaparecognize sa inyo. Pag pinag-iinitan ka, ang ibig sabihin nun, mahal na mahal ka. Kasi wala namang magulang na pababayaan yung anak na magkamali. Mga walang yang magulang, yung
pinababayaan yung anak nila na magkamali. Yun yung mga paborito. 'Di ba? Paborito mong anak na walang iya, paborito mo pa rin. Pero yung mga magulang na hindi paborito yung anak, nagagalit doon. At laging hinahanap ng nagagalit na magulang doon sa anak na hindi niya paborito, yung mali. So kung makakitaan kayo ng BIR ng mali, edi good yun kasi tinokorek kayo. Hindi pwedeng yung mali nyo, dagdagan niya pa ng mali. O kayo, may mali na kayo, mamaliin nyo pa, dadagdagan nyo pa ng another mali, mali na nga yung tax return nyo, magbabribe pa kayo, dalawa na yung mali. So ang paborito, yung laging naglalagay. Yung paborito, yung laging nagre-regalo. Hindi totoo yung pag-iinitan. I-discuss ko yan later on sa iba nating topic, ha? Maraming salamat ulit.